Gusto ko i-tour ko kayo sa aking garden. Ang garden kong to, kung natatandaan nyo, ay may na-vlog na ako ng siguro 1 month, 2 months ago. Sabi ko, ipapagandahin ko lang tong backyard ko. Kung napanood na ninyo yung dati kong vlog, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung talaga bang may improvement o wala, o kayo na ang maghusga kung gumanda ba o hindi. So, ngayon, gusto ko itutour ko kayo sa aking mini garden. Ha, wait lang. Hi guys, ito ng aking garden. So, pina-extend ko to kasi hindi kasi magkakasya yung stocks namin, kaya pina-extend ko dito sa aking laundry area. Itong laundry area ko, kasi gusto ko yung laundry ko ay nakikita ko rin mismo ang aking garden at saka malamig dito. Kaya kahit sobrang dami ng labahan, okay lang siya. Yan. So, ito ang mga nilalaman ng aking garden. Ito siya, multi-grafted. Itong multi-grafted ay 4-in-1 siya. Kumbaga, 4 ang mga flowers sa isang puno. Yan, mga mother plant na siya. Katulad yan. Ibang bulaklak sa isang stem. Kung gusto nyo bumili, guys, i-click ko lang yung page ko sa below my description box. Doon na lang kayo mag PM sa akin para masagot ko kayo sa inyong mga inquiries. Yan. Kung nakikita nyo, as what I have said, kung nakikita nyo ang vlog ko last time, hindi pa yan ganun kaganda. Ngayon, medyo okay-okay na siya. Namili ako ng mga, nag-order ako ng mga bogies, mga adens, yan, mga imported indoor. Siya. Yan. Look at this aden, so beautiful. Oh, 'di ba? Yan, ang kagandahan lang ng mga adenium ay marami silang mga varieties, mga iba't ibang varieties. Ayan, mga iba't ibang mga indoor siya, mga rubber tree. Yan, rubber tree, tsaka monstera. Yan, mga doti.
mga red aglaw. So yan, yan guys, tuturo ko lang kayo. Yan, yan ang mga iba't iba kong mga adenium. Ito siya large, yun ay medium. Siniseparate namin per sizes para ang mga reseller namin ay hindi mahihirapan. Yan. Alam nyo guys, kung tutuusin, wait lang, bago ako magkwento sa inyo kung paano ko siya pinalago. Yan. Yan guys. Ito yung stock room ko rin na isa. Greenhouse. So ito, dito ko nilalagay yung mga mamahalin, mga yan. Yan, mga important. Ito, mother plant ko. Yan, mother plant ko. Yan siya. Yan ang codex niya, super ganda. Mapurma na siya. Yan. Tapos, yun na yan. Diba, ang ganda. So, ito mga imported siya from Taiwan. Naka-uproot kasi to kaya nire-revive ko muna bago i-dispose. So magaganda na sila. Nagaano na siya. Nagdadahon na. Tsaka ayan, namumulaklak na siya. Ang ganda oh. Ayan. Ito Arabicum. Ayan, maporma yung codex niya oh. Ayan sila, mga busy sila for preparing their shipments. Ayan. Ayan si aming lalamov, ang isa naming lalamov ay siguro na ano pa, na late lang ng konti. Ayan yung magmamanage sa aming siya pag once na lumipad na ako sa Alapaap. Ayan. Pero kung tutusin kahit sa malayo ako, ayun, may monitor kami. Oh, ayan, kahit malayo ako, makikita ko sila dito, hindi ko rin sila mamimiss kasi makikita ko ang mga galaw nila dito, mga moves, para kahit papaano hindi ko sila mamimiss, hindi ko mamimiss ang mga tanim ko dito. Ayan sila. O ano guys, ang tingin nyo, gumanda bang aking backyard? Wow. O diba? Ayan, mga busy sila. Si Rose, may ano ka? Ano na naman, Day? Wait lang. Ako, uupo ako dito. Siguro, guys, o tignan nyo, nag-improve. Medyo nag-improve naman yung garden ko sa tulong ng mga resellers ko. Ang goal ko kasi dito sa garden kong to ay gusto ko to mapalago. Not only for myself, but for the others also. Gusto ko silang matulungan sa mga pang-araw-araw nilang pangangailangan. Kaya kung lumago man to, nakatulong din to sa iba. Kaya yun yung pinaka-goal ko talaga dito sa garden na to. Gusto ko mapalaki ko to, kasama din yung mga taong nangangailangan din ng aking tulong. At saka sa mga pangangailangan nila, like pambili ng ulam, pambayad ng mga billings nila, kahit papano, nakakatulong din sa kanila. Kasi last time, siguro nag-put up ako nito, yung gusto ko lang kasi, yung goal ko lang dati, kasi siguro 3 years ago, 4 years, inumpisahan ko tong garden na to. Habang nag-work pa ako, kaya doon ko na-realize na maganda pala ang pag-garden kasi my passion is gardening. Kaya kahit papano, kahit nag-work ako, mas pina-prioritize ko ang pag-garden kasi kung tutuusin, mas happy pa ako sa ginagawa ko sa pag-garden. Unlike sa aking pagtatrabaho bilang empleyado. Kaya iba pa rin pala ang hinahanap ng iyong sarili, kung saan ka masaya. Tapos, yung isa pa, kasi, ayun na, kasi dumating na yung aming papers na magmamigrate na kami. So,
kahapon lang namin na ano natanggap yung notice galing sa IRCC, kaya we are so happy dahil on process ng aming visa. Kaya before that nag-prepare talaga ako, kasi yung alam mo na yung nag-aalaga sa aking baby, yun yung pinaka goal ko talaga na dati, ha. Hindi ko akalain kasi na lumaki din to, kasi ang dati kasi ang nasa isip ko lang may business na ako mapag-iwanan sa kanya, kasi yung nag-aalaga sa baby ko, gusto ko rin siyang matulungan, na hindi ko rin siya basta-basta iwanan, na iwanan namin, na wala siyang pangkabuhayan. Kaya ito na nasa isip ko, magpo-put up ako ng business kahit papano. Pero ang kagandahan, nagkaroon ako ng mga resellers na mabilis lang din matuto, kaya ayan, lumago. Tapos yan, nagtutulungan lang kami paano naming palakihin to kahit papano. Lumaki naman kahit papano, di ba? Yan. Hindi lang to ang pangarap ko sa garden kong to, gusto ko palakihin pa siya. Kaya sana yung mga taong tinutulungan ko, at tutulungan din nila ako para lumago ito. This is not for my own self, kasi ako okay lang ako. Okay na ako eh, kasi kasama ko na yung family ko. Kaso lang syempre, yun doon pa rin yung nasa isip ko, na iba kasi ang pakiramdam na tumutulong ka sa kapwa mo, di ba? Kaya mas yun ang yung ano ko sa buhay, yung pinaka ano ko sa buhay, ang tawag doon. Basta yun ang hinahanap ng aking sarili, kung paano ko sila tutulungan at paano ko sila iahon din. Kasi ako, marami na akong blessings na natanggap sa Panginoon, kaya gusto ko rin i-share sa kanila yung mga knowledge ko, yung mga pinaghirapan ko, pinagdaanan ko sa buhay. Kaya kung friend niyo ako sa FB, kaya parati akong nagpo-post ng kung ano-ano tungkol sa mga don't give up, ganon. Kasi ako talaga, never akong nagigive up sa buhay ko, kahit mga kung ano man ang naranasan kong hirap, hindi talaga ako basta-basta nagigive up. Andun pa rin yung sarili kong, iaangat ko yung sarili ko na hindi ako, pag once na naglugmok ako, hindi na ako babangon. No, hindi pwede sa akin yan. Babangon at babangon pa rin ako. Kaya, yan. Sinuwerte din sa tulong ng Panginoon, dyan din ang magiging outcome. At sana, ito kasi ang ano ko, yung content ko sa ano, for my vlogging is plantita. So sa susunod sigurong ano, sa susunod sigurong, kung we are going now sa Canada, iba na kasi yung content ko. Iibahin ko na yung content ko, kaya watch na lang sa next vlog ko para ano. Before that, kindly subscribe my channel, hit the notification bell para ma-update kayo sa lahat ng vlogs ko. Maraming salamat guys, at saka dumami na rin yung subscribers ko, at saka yung watch hour ko, malapit ko nang malapit nang makuha ko yung 4,000 watch hour. Kaya see you guys, pag once na nakuha ko yon, i-share ko rin sa inyo. Maraming salamat guys sa lahat ng naitulong nyo, at sa tulong ng ibang mga friends. Yan, diba? Okay guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe my YouTube channel and click the notification bell for my next vlog. Thank you.